Welcome po. Welcome po. Sa Barangay 14344. Hello po. Sige po, ingat kayo. Hindi, hindi, Mayor, inimbitan natin sila. Opo. Ayan. Opo. Si Nanay Lina at si Tatay Jose. Ayan, kamusta po kayo? Mabuti naman. Saan po kayo galing yan? Sa Angono Rizal. Ah, Angono Rizal? Opo. Doon pa kayo galing? Ang gagawa niyo rito? Inimbita po kami. Ay, inimbita kayo. Kasi may pa-party. Ngayon po. Kagaya po nung mga nakaraan, umupo kayo at masarap tong kwento. Okay, okay lang, okay lang. Pwede po bang ikwento ninyo kung ano yung mga nangyari, paano kayo nagkakilala? Sige naman, share nyo naman yan. Po? Sabay po bang magsalita? Hindi po. Kung sino po yung gusto magsalita, taas lang po yung kamay nung gusto sumagot. paano po ba ang patakaran ng pagsasalita sa inyo? Nauuna po ba si tatay o si nanay? Sino gusto? Kami, nagkilala kami ni tatay. Noong, kasi pastor siya sa Born Again. Pastor. Ngayon, pupils niya kami noon, buhay pang asawa niya. May asawa si tatay? Noon. Ibig sabihin, hindi kayo talaga mag-asawa? Ay mag-asawa kami. Hindi, dati. Dati. Ah. Tapos, pumunta ako sa ibang lugar. Pagbalik ko, kinumusta niya ako. Sabi niya, oh, Sister Lina, kumusta? Sabi ko, okay naman, Pastor. Sabi ko, ikaw po, kumusta? Kumusta si asawa mo? Sabi niya, ay, patay na. Sabi niya, ganun po ba? Tapos yun, sabi niya, oh, sige, umati na lang kayo dito. Linggo-linggo uli. Sabi ko, sige po, Pastor. Ngayon, kasi ito, nagtitinda ng balut pag Monday to Saturday. Oh. Tuwing hapon. Ngayon, bukod sa pastor, Nay. Oh, bukod sa pastor. Oh, tapos? Ngayon, dumadaan siya sa bahay ko. Sabi niya, Sister, sabi niya, bili ka ng balut. Sabi ko, hindi ako kumakain ng balut, Pastor. Tapos, gabi-gabi na siya dumadaan sa akin. Tapos, may kung ano-anong binibigay, ano-anong binibigay. Ngayon, sabi ko, ano to, Pastor? Sabi niya, yan, para sa iyo, sabi niya. Tapos, nung mga sunod na mga araw, mga 2 weeks, nangligaw na siya sa akin. Oh! Tinaan muna sa bigay-bigay pala, Mayor. Sandali, nanay. Nung magkita uli kayo, wala na asawa niya. Wala na. Eh, kayo? Wala rin balog po ako. Sino naunang namatay ang asawa? Ako po, ako po. Yung nauna. 27. Tapos siya. Yeah. Pero wala kayong kinalaman dito. Wala kami. Okay, okay. Hindi, nililinaw lang natin. Pero ngayon po, ilang taon na kayong kasal? Ano, 4 years pa lang po. Pero Nay, hindi niyo ba iniisip na yung gagawin niyo na magsasama kayo, paano yung mga bata, yung mga anak, yung mga apo, yung mga kapitbahay, lalo ngayon ang daming basher sa mundo. Oh, eh, hindi niyo ba iniisip yung sasabihin ng ibang tao? Hindi ko iniisip yun. Bakit ko isipin ang sasabihin nila? Ang mahalaga, mahal ko siya. Oh, mahal niya ako, di ba? Pero karamihan kasi doon sa mag-asawa, ilang taong ka na ngayon, Tay? 79. Pero nung kinasal kayo? 74. 79, dahil 4 years na kayo eh. 74 kayo nung kinasal. Kaya ikaw nanay? 64 akong 64. Kinasal. 64. Pero lalo yung si nanay, hindi ka ba nag-isip na nag-alangan? Okay na ako, bakit pa mag-aasawa ako? Total, may edad na rin lang ako. Hindi ka ba nakamba na magagalit ang mga anak mo? Mga gano'n, mag-react sila? Hindi naman, kasi bago ko naman siya sinagot, kinonsulta ko muna sa mga anak ko. Sabi ko, mga anak, may nangligaw sa akin. Sabi, ha? Sino? Sabi ko, si Pastor Jose Bautista. Sabi ganun. Kilala ng mga anak ninyo si Pastor? Kilala, kasi pastor namin. Sabi, may sabi niya, matanda na kayo. Sabi niya, para ano pa? Sabi ko, mga anak, may asawa na kayong lahat. Eh, ako lang nag-isa sa bahay. Paano naman ako? Pag halimbawa, may magkakasakit ako, eh sino mag-asikaso sa akin? Tama. So sabi nilang ganun, ay mami, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo, bahala ka. Pero wag mo na kaming kilalanin mga anak. Sabi nung una. Ay, galit. Oh. Galit. Hindi, ang nangyari, nung nag-asawa na kami, na nakita nila ang kasipagan niya, ang kabaitan niya, ang pagmamahal niya sa akin, okay na sila ngayong lahat. Lalo sila, mas gumaang yung kalooban ng mga anak nyo nung nagka-baby na kayo ni tatay. Ha? Ha? Why, ganun ba? Nagka-baby? Alam. Eh, yung mga anak ni tatay naman. Meron nga po? Yung mga anak ni tatay naman. Tay, kayo naman. Bilang isang lalaki naman kayo, hindi nyo ba inisip na muna yung mga anak ninyo? Anong sasabihin? Siyempre, iba pa rin yung nanay nila, yung hinahanap nila, na alam na mahal nyo. Wala silang ano, hindi sila walang comment sa akin, walang comment sila sa akin kung gusto ko para mag-asawa,
Pero meron isang manugang kong una against doon sa pag-asa. Manugang to? Manugang. Huwag kang makialam, manugang. Hindi naman sa ganun, Mayor. Yung anak nga, hindi pumalag, yung manugang pa. Oo. O, ano sabi ng manugang? Sabi? Sabi niya, baka kung ako'y mag-asawa raw, ay kumuha ko ng, para kung kumuha ng bato at ipinukpok sa aking ulo. Hindi naman. Pangbata lang naman yung mga ganun, Dela. Pero, tayo, paano ho yung mga ano nyo? Yung mga, di ba, nagawa po ng kayo ay pastor, marami po kayong mga constituent. Eh, hindi po ba kinailangan may in-explain pa rin po kayo? Gaya gawa nga nung sabi ni Mayor ngayon, maraming basher eh. Hindi, kasi ako ay bilang manggagawa, assistant pastor ako doon sa simbahan, ay okay naman. Okay naman sa kanila. Pero ano yung nagtulak sa inyo na para ma-inlove kayo uli kay nanay? O para, o hindi man, para mag-asawa kayo uli? Nagtulak sa akin. Una-una, maganda siya. Tsaka... meron naman, Mayor. Meron naman. Ganda. Maganda naman talaga. Ano? Pangalawa, eh talagang inlove ako sa kanya. Yeah. Pero nung buhay pa ang asawa niyo at nakikita niyo pa siya, meron na ba kayong nararamdaman sa kanya o wala lang? Wala. So parang nakita niyo yung kagandahan o yung naramdaman niyo sa asawa ay nakita niyo kay nanay? Oo. Nay, ang haba ng buhok mo. Wow! Ikaw ba agad-agad na nagkagusto sa kanya? Hindi. Ano pa, mga 1 month bago kami, nung niligawan niya ako, bago ko siya sinagot. Mm-hmm. Ngayon, magparoon kami ng relasyon, 3 months na. Nag-MU. Paano naligaw si tatay? Tapos, bawal naman sa kanya. Paano naligaw daw si tatay? Eh, nang ligaw, mahal daw niya ako. Naniwala ka naman! May kasamang balut, Mayor, eh. Maniniwala talaga yun. Ilang days yung balut? Naniwala. Kaya lang, nakita ko sa kanya, pagbalik-balik, seryoso naman siya. Masigasig. Saka, nag-intriga na siya sa akin ng gabi-gabi ng 300. Sabi ko, para ano to? Sabi niya. Teka muna, nanay. Nanliligaw pa lang po, nag-iintriga na ng 300 gabi-gabi. Aba, ibang klase. 300. Oh. Kaya pala nagagalit yung manugang mo, bigay sa'yo, binamimigay mo. Tapos sabi niya ganun, sabi ko, para saan to? Sabi niya, bahala ka, ibili mo ng pagkain. Sabi ko, may pagkain, may trabaho naman ako. Sabi niya, bahala ka, basta dyan yan. Yun, medyo na in love ka na sa kanya, no? Siyempre, nang bumibigay ng 300. Oo na, may sura naman siya. Yeah! Wow. Maganda naman siya manala ng damit. Oh. At saka kilala ko siya, pastor siya, hindi siya naglalasing, hindi siya nag-inom. So, siyempre, natural, umiibig din ako sa kanya. O, di ba? So, dito nyo lang pinapakita na hindi lang yung mga kabataan ang pwedeng ma-inlove uli. Hindi, pati pala matanda. Naramdaman nyo yun, Nararamdaman ko talaga. Kaya sa tingin nyo, ano yung mensahe at bakit nagkita kayo at nagsama kayo? Dahil pareho kayong relyoso eh. Oh, ano po ang mensahe? Si tatay muna, Nay. Ha? Ikaw. Ang aking masasabi, kaya ako desidido na mag-asawa para sa kanya. Dahil una, may pag-ibig ako. Pangalawa, talagang magkaroon ako ng kasama sa buhay na magtitingin sa akin. Maganda yan, Mayor. Yung mag-aalaga sa inyo. Oo. Si nanay naman, anong sa tingin nyo, bakit nagkaganon? Bakit kayo nagkatagpo? Ako naman, nung nangligaw siya sa akin, na nakita kong seryoso talaga siya, eh, siyempre, nagkaroon na rin tibok ang puso ko. Umibig na rin ako sa kanya. May kilig ba kayo? May kilig kayo naramdaman? Eh, hindi naman masyado. Yung normal lang. Masyado. Siyempre, masyado. Matanda na rin ako. Sapat tapos lang. Nung ano na, sapat. Sabi niya... Paano po yung tibok? Wala namang kasamang palpitation niya. Naramdaman ko lang. Pero ngayon po, magkasama kayo. At yes, pinakita nyo na rin sa mundo na hindi lang yung mga kabataan ang pwedeng magmahalan, yes, agad. Meron din palang mga kagaya ninyo. Hindi, yes, nyo namang ginusto mawala yung mga asawa niya. Hindi namin alam yun, ha? Wala kami, yeah, alam yun. Pero yung pagmamahal nyo, nakita nyo sa isa't isa. Yes. Sa tingin nyo, hanggang kailan magwawagas itong hanggang pagmamahalan nyo? Hanggang sa dulo ng hanggang. Hanggang sa dulo ng hanggang. Habang ako'y nabubuhay. Habang kami nabubuhay. Tay, anong mensahe mo kay nanay? Ang aking masasabi. Ano tawag mo sa kanya? Mami.
Walang hanggan. Mami, abang ako ay malakas at nabubuhay, ay maglilingkuran ka. Abang ako ay meron niya. Kaya yung gagawin ko para sa iyo, ginagawa ko ito hindi para sa akin talili, kundi sa Panginoon. Dahil kung nako bilang manggagawa, sabi ng Biblia, love your neighbor at love your wife. Love your enemy. So, saan pa? Kaya kailangan magmahalan tayo habang tayo nabubuhay. Napakaganda ng mensahe. Nay, ikaw. Ako naman, Dad. Sa tawag mo? Ano tawag mo? Daddy. Yes. Daddy and Mommy ang tawagan, ano? Ako naman, Dad. Habang tayo nabubuhay dahil pinaramdam mo naman sa akin ang pagmamahal mo at nararamdaman ko rin na mahal kita. Kaya habang buhay, kaya lang walang forever eh. Kasi pag namatay ka na, wala na at namatay na rin ako, wala. Pero habang buhay tayo, mamahalin kita habang buhay. Pero nanay, tanong ko lang. Huwag naman sana, tanong lang to. Halimbawa, nawala si tatay, ikaw ba iibig pang uli? Hindi na. Ayaw ko na. Iibig ako kay Lord. Amen. Congratulations po sa inyo. Pwede ba makakita na? Hingi na isang kiss. Sige na ba? Isang kiss lang. Bakit nguso mo eh? Bilangan natin, bilangan natin. Okay, ready? 1, 2, 3, kiss! Nanay Lina at Tatay Jose. Si sabi nga, Jose. Yes. Alam nyo, love is sweeter the second time around. Tsaka alam nyo, kayong mga babae ang ganyan. Kala, mga lalaki may gusto. Tama, ginanon pa, oh. Oo. May lipstick kay Tatay, oh. Maraming salamat po. Sana, ayan, patunayan nyo at magmahalan po kayo hanggat buhay kayo. At yung paglilingkod nyo sa Panginoon, huwag nyo pong kakalimutan yan. Importante po yan. Sila po ang nagbigay para magtagpo kayong uli. Maraming maraming salamat po. At congratulations! Nanalo kayo sa Olympic, no? Hindi, hindi. Medal. Maraming salamat po, Tatay Jose and Nanay Lina, sa pagbahagi ng inyong story. Maraming salamat sa pag-share ng inyong love story. Ay. Meron tayong natutunan. Maraming talaga. Ano sabi ni Tatay? Ang sabi ni Tatay, always give love a chance in your life. Yes. Yun ba ang sinasabi natin? Yeah. Thank you, Paring Ray. May sinabi bang ganun? Parang wala naman. Wala! Nag-betoxic na lang ako. Kaya ito na nga po, bukas, abangan pa natin ang iba pang inspiring, ano, mga inspiring, inspiring stories. Yes. Na dito lang sa 1-4-3-4-4. I love you very much. Kisele, kisele. Nagmamahal. Grabe.